Shout out sa mga rappers sa Bicol, shout out sa lahat ng rappers sa Gapo. Pagpatuloy nyo lang yan. Shout out dito sa dalawang sa apat na to, Invictus Lanceta, Flip Litofer. Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to, papanoorin natin Style Clash na 2x2. Mga rappers galing Gapo at mga rappers na galing Bicol. Invictus Lanceta versus Kripli and Topher. Nangyari ito sa Ahon 7. Simulan na natin. Unang 2-on-2 natin to sa loob ng 2 taon, kung di ako nagkakamali. Nanalo ng coin to si mga Bicol boys. Pinili na mauna yung mga boys galing Gapo. Round 7, day 1, pahinggan natin unang barat, Invictus at Lanceto. Nataningan ka na ng 1 taon! Humawak ka na ng mahigpit! Nagmistula! Nakipsilip! Nakitirang araw nyo sa daigdig! Kaya kung meron ka ba, huwag kayong magtaka! Ba't kayo naiilawan? At ngayong gabi, ng Disyembre, ang huling buwan ninyo masisilayan! Kaya kayo flip the game! Takip silim, matitirang araw nyo sa daigdig, sa huling buwan nyong masisilayan. Umpisa pa lang, nag-wordplay na sila agad sa intro parang nila. Baba kasing matapang sa pagiging Bicolano, ah! Eh lahat na lang ata ng malaking sili, kripli, sinupa mo! Kasi real talk! Bicol Express lang kayang lutuin ng inyong nanay. Pues sige lang, huwag kayo magtubig. Susunugin namin ng inyong bahay! Na hinayaan yung bukas! Bagkat nawala sa pag-iisip! Pues sige, sindi. Aga masunog pa mga batang nag-iinip! Pamaos kayo sa kakasigaw! Kung di nila maiwasan ng palakpak kung paano ka hinayaang mamatay ng lansetang naiwanang nakasaksak! Sige, gatungan ng gang! Mag-alab ang damdamin, anong pakiramdam? Kamusta? Sapat na sana ang gasolina para ikay madusta! Ito'y naglalagablab na eksena, hindi mo alam kung papasaan hanggang hindi na malayang wala ka nang lalabasan! Sunugin yung pag-aari at mukhang mabaho ang amoy, hindi sapat ang 8 basong tubig sa katawan nyong nilalamon ng apoy! Nagsusunog ang balat at wala ka sa disyerto, mukhang susunduin ka ulit ng iyong kamatayan sa impyerno! Katawan niya ay tubok! Sunog hanggang tuktok! Sinimulan ko ang amoy! Ay, sa may paanan ng bundok! Mga pabayang walang alam, hanggang sa mawalan, apot-apoy nagkalat din ang matandaan! Walang kabatayang apoy, sila'y mapapadaan! Kahit ilang saling lahi ay hindi mawawakasan! Magkapiganap ng patay, ayaan magkamayan! Dalawang pamilya sa isang kabaong magkakalaman! Pero, ito'y saksak patalikod! Nanlanset ang nasa kamay ko! Makikita na lahat na ako ang nasa likuran ng pagkamatay niyo! Ngunit pinatay ko na yan mula nung una niyang pagsabak! Hindi! Sa Royal Rumble ko tuluyan na nawasak! Hindi! Ako ang unang nakadiskubre! Ako rin ang unang nakatapak! Patuloy sa paglawak! Kabe! Dadaan kami! Umarang giba! Hawak na namin kayo sa dalawang magkabila! Hihilahin ka sa kanan! Hihilahin ka sa kaliwa! Hanggang sa tuluyan na mga puta na mahati sa gitna! Ngayong hati na ang gitna! Ngayong hati na ang gitna! Saktong humiwalay pa yung niko! Pagkat kami ang kumalas sa maluwang na ang tornilyo! At ito ang iyong niko! Makikisabay ka pa ba? Baka sa sobrang kahihiyan, ikaw na kusang hihiwalay sa kanya! Dahil tutunay na may talento kayong dalawa, wala kaming pake sa inyong husay! Kung kami ay mga bagong teknolohiya, mapapadali ang inyong buhay! Isa, dalawa, tatlo, yun. Kung kami makabagong teknolohiya, kami magpapadali sa inyong buhay. Okay na laro. Dahil tutunay na may talento kayong dalawa, wala kaming pake sa inyong husay. Kung kami makabagong teknolohiya, mapapadali ang inyong buhay. Isa, dalawa, tatlo, takbo. Nakamasan nyo na ba ang gantong takbo? Hindi ko nakasalanan ba kung bakit nalayo kayo? Kaya huwag mo sabihin na nagpabaya ako sa iyo. Mga ano-ano, tatapa po ako. Kaya lahat natatarandam, nagwawala ako. Binalik sa simula at nagawa kayong abo hanggang maglaon na lang na parang basaga po bano! Natataranta lahat. Bata pa po ako. Siguro pag yung baby,
umiiyak, natataranta lahat sa bahay. Okay yung round 1 nila. Parang medyo inumpisahan agad nila ng mga sigaw, puro wordplay. Siguro pinaka tumatak na linya sa akin doon yung makabagong teknolohiya, mapapadali yung buhay nyo. Medyo mahirap intindihin yung iba, lalo na kung sa live, in-imagine ko pag sa live, yung ganitong approach nila na pasigaw, tapos may mabibilis na parte, tapos lahat nakasalalay sa wordplay. Siguro mahirap yun mag-gets yung iba. Wala masyado, kumbaga seryoso masyado yung rounds nila, yung round nila na to sa round 1. Pakinggan natin kung ano gagawin ni Cripply tsaka ni Topher sa round 1. Yo! Tinadtad nyo si Cripply! Talagang... yung bitukan nyo halang. Huwag nyo na tirahin yung best friend ko. Uta ko na lang. Tinira mo si Cripply. Ang dami. Talagang sirla na yung tuktok mo. Umiilaw pa. Halatadong di battery ang buhok mo. Kasi masyadong maangas. Tingnan nyo naman yung pormahan, hardcore na hardcore. Tapos tingnan nyo naman yung buhok, puta, mukhang galing sa parlor. Battle nila, parang siguro yung first round ni Invictus tsaka ni Lanceta, nakadirekta karamihan kay Cripply. Tapos pinansin nila yung buhok ni Invictus na bagong kulay. Yun, kaya sinabi yung galing sa parlor. Hardcore na hardcore! Tapos tingnan nyo naman yung buhok, puta, mukhang galing sa parlor! Lupit mo mambaon, di ka galing sa Olongga po, galing ka sa David Salon. Hello! Pero seryoso, yung disadvantage ng style nila dito, no, ni Invictus tsaka ni Lanceta, kanina nung first round agresibo na sila, medyo seryoso yung topic, tapos sasagutin ng mga patawa tsaka pamimiloso po nitong mga Bicol boys. Kaya kuhang-kuha nila yung crowd dito. Seryosa, magbabars pa ba kami? Kung alam naman namin na magaling sa bars tong kalaban, makakakuha pa kaya kami ng boto? Kung alam naman namin na angurado sila yung pamantayan, malamang si Grip at Topher ngayon di daw magwawagi kurkit nasa flip top rooster chicken na daw kami. Mali! Magpapatalo kala nyo papatalo. Flip-top rooster chicken na daw kami. Tinry nilang ilaro yung roster sa rooster, flip-top roster chicken. Okay. Yung pamantayan. Malamang si Grip at Topher ngayon di daw magwawagi kurkit nasa flip-top rooster chicken na daw kami. Mali! Magpapatalo? Kala nyo papayag na lang kami? Ngayon makakatikim kayo ng sakal kaya kalas inyong lakas na yung kaharap ko na sina Lance. Puta wasak inyong wakas at ito'y sakman lang tagmalas. Di na muli makakaahon pa tila lubog kayo sa utang at wala nang matatakbuhan pa. Takbo! Mga banong mga nagmamagaling pero kahit tumakbo kayong mabilis eh wala kayong mararating. Pero ikaw Lance, pwede ka sa mainstream. Apply ka sa patalastas, ikaw ay makukuha dun obvious. Ganyang boses, iba yan, pwede yung model ng Sol Mux. Sobrang hambog neto nung battle na kay Lil Jap, pinagmayabang pa kanyang mga natamo. Talagang silaw na sa kasikatan, kaya pala ganyan niyang matamo. Kaya feeling artista na si Lance. Sakto kamukha niya daw si Jiro, pero nagkamali kay iyo dahil mas kamukha mong hayop tayong nasa logo ng Chiquito. Oo nga, no. O sige, junk food gawin nating tema, total feeling chichirya, to si Invictus, kasi siya'y feeling bida.
Kaya masyadong happy na tong pusi. Siya daw ang sugo ng gapo na di na matatapatan. Mapansin mo sanang hinaling tulad kita sa pinat. Kasi mamaniin ko, ikaw naman. At usapang bitaw, puta lang galing mo daw. Nagkakablock ay daw yung tenga pag linya mo pinakinggan. Kasi wala nang setup, suntok agad, blowjob, sunod-sunod na parang minasinggan. Pero putang ina, Lance, di mo ko malalance eh. Alam kong peke yan tapang mo. Blowjob? Baka blowjob? Kasi nung aspakan ba din yan? Blowjob? Baka blowjob? Baka nagkamali siya ng big crust. Baka ibig sabihin niya doon, lowjob. So parang pareho lang sinabi niya eh. Blowjob? Baka blowjob? Hindi ko alam. Pero putang ina, Lance, di mo ko malalance eh. Alam kong peke yan tapang mo. Blowjob? Baka blowjob? Kasi nung aspakan ba din yan? How ironic na ikaw yung malakas bumitaw ng punches pero di ka nakapalag nung inamong ka ng suntukan eh, Shernan. At siya, at siya daw si Lanceta. Bagong sigan ng flip-top, siya ay pumapatay na pre. Pero nung laban mo, nung aspakan, gagumukha kang natae. Siya ay feeling siga dito, tapos feeling ala eh. Pero pag hinamon nyo, nang suntukan, sagot niyan, bata pa ako eh. Yun na naman yung bata pa ako eh, reference. Doon sa nung laban ni, or nung nakaaway ni Lanceta si Shernan dati. Yun yung sinabi niya na, nung naghamon ng suntukan. Ilang beses na rin nabanggit to sa battle, yung bata pa ako eh. Kaya putang ina ng mga taga-Gapuna to, kala mo kung sinong mga mamamatay tao at uso. Eh puro lang naman salita, abada, papumatay, malala, pero di, halata, kasi yung mga bayag nyo nasang uso. Kami mga Bicolano, oo oh, tahimik lang po at mahinahon. Pero kami palaban, basa palaban, kaya nga naman sagad tong mga Uragon. Bakit Invictus? Uy. Bakit Invictus? Pag inamo ba kita ng suntukan? Bakit Invictus? Pag inamo ba kita ng suntukan, papalag ka sa hililiit ko? Aba kung oo, talagang makakatikim to. Huwag mo kong minamaliit bro. Dahil kung oo, bobo ka talaga. Tanga-tangatang inawag kang kontra sa bida. Dahil ito todo, kung ano lang gusto, maibaya lang kita dito sa liga. Di ba? Di niya. Kita. Dinala kita versus nyo. Sino ba talaga sa atin? Wag dito, Repa. Labo kasi ng palabas nyo. Kayo television na putol yung antena. Pero teka, sila ay halimaw kapag sumigaw. Kaya sila dito ay easy win-win daw. Di ako takot sa halimaw. Pangontra ko lamang sa inyo. Kwaini, kwaini, tiyan. Ito hindi ko magets dati kung saan reference to. May nagsabi sa akin sa cartoon siyata na Jackie Chan to. Yung Jackie Chan tsaka yung may matanda. Tapos ito yung agimat na ginagamit. Okay. Pag sumigaw kaya sila dito, ay easy win-win daw. Di ako takot sa halimaw, pangontra ko lamang sa inyo. Kwaini, kwaini, tiyan! Oh, sabay-sabay tayo para malakas yung enerhiya. Kwaini, kwaini, kwaini. Uncle, malakas kalaban nating halimaw, kailangan natin magingat. Jackie, huwag ka matakot sa mga yan. Hawak ko lahat ng agimat. Huwag ka matakot sa mga yan. Hawak ko lahat ng agimat. Talo naman natin sila eh. Huwag lang tayong magpabaya. Kaya Jackie, Uncle, tapusin na natin to. Wata! Duan nila Cripply tsaka ni Topher. Para sa akin mas well-rounded yung round 1 nila kaysa kila Invictus at Lanceta. Yung round nila Invictus at Lanceta medyo malalalim yung mga banat nila. Nagpakita sila ng rapping ability, may mga mabibilis. May mga parts din na mahirap nga intindihin, lalo na pag nagsasalitan sila. Medyo seryoso yung round 1 nila. Kila Cripply at Topher naman, halo. Merong pang-iinsulto, may patawa. Tinry din nila magpakita ng, nag-effort din sila magpakita ng bars. So yun, mas well-rounded yung Bicol Boys dito sa round 1. Kaya bibigay ko tong round 1 kila Cripply at kay Topher. So, panoorin naman natin yung round 2. Hey!
ko! Hamunin niyo akong suntukan? Ngayon, papalag ako. Alam niyo kung bakit? Siyempre, may kasama na ako. Pinag-iinitan niyo pa yung buhok ko? Ano kayo, arsonista? Yabang-yabang mo, ikaw nga yung baklang parlorista? At kala mo, matapang ka? Kung ikaw kaya yung sinindak nila, Sherman, tingin mo, pwede ka? Ikaw, butang ina, ang haba ng long hair mo, pag sinindak yung mga to, tangin na magkakapepe ka. Game, game, game! Game! Haba ng long hair mo. Kaya yung sinindak nila, Sherman, tingin mo, pwede ka? Ikaw, butang ina, ang haba ng long hair mo, pag sinindak yung mga to, tangin na magkakapepe ka. Game, game, game! Game! Pinakita nyo sa madlang people? Fuck ang simple! Habang sa amin bumabak at parang pimple, tsak! Dadalhin nyo lahat! Pagkat di na kayong uuwi pa ng Bicol, sobrang! Mamimiss nyo ang anghang sa bayang iniwanan nyo. Tipong pag pinahiram ko ng sili yung puwet ni Topper, titilaan mo! Pwes ito, dinamita! Yung anghang sumasabog sa bibig, ika'y pinabahagian, puting-puting lalabas sa katawan habang pinagpapawisan! At sasamantalahin na namin ang flip top para ipaalala ang whip cup na ninakaw nyo sa tahanan ng naggangalang Kit Kat! Mga utak lansangan, umalis na kayo sa larangan ng hip hop! Alam namin walang personalan, pero di ba ang husay? Pagbalaran nyo ang kasalanan, dadalhin nyo hanggang sa hukay! At wala akong pake, sisirain ko araw nyo. Anong ironic? Babalik-balikan natin pag nanakaw nyo! Pag nanakaw! Wala akong respeto sa lahat ng pinagpawisan nyo, Animoy Marcos. Ito'y sorpresang libing sa putang ina kabayanihan nyo! Dito, tinatay nila mag-personals. Parang may inuungkat silang issue yata dito kay Cripply at kay Topher pag nanakaw ng whip cup daw. Hindi ako sure kung, parang narinig ko yun dati, pero hindi ako sure kung totoo ba yun o angulo lang nila dito yun. Pag nanakaw! Wala akong respeto sa lahat ng pinagpawisan nyo, Animoy Marcos. Ito'y sorpresang libeg sa putang ina kabayanihan nyo! Kasi tuloy-tuloy! Sa pagpatay, hindi nyo alam tinutumbok. Kami ay bantas sa inyo, hindi nyo alam sino ang tutuldok. Dahil kung tunay na mabigat yung dala mo, banta tsaka bantas na laro. Sino yung tutuldok? Bantas o punctuation mark. Tuldok. Tuloy-tuloy! Sa pagpatay, hindi nyo alam tinutumbok. Kami ay bantas sa inyo, hindi nyo alam sino ang tutuldok. Dahil kung tunay na mabigat yung dala mo, yan ay isang kilo na basura, mananatili kang bago at pagpapawisan ka sa una. Pagkat hawak ko ang baril sa harap nyo. Pagpapawisan ka sa una, laro sa salitang sauna o yung sauna, na yun nga yung magkukulong ka doon para magpawis, magtanggal ng toxins. Tapos yung sa una o at first. Mabigat yung dala mo, yan ay isang kilo na basura, mananatili kang bago at pagpapawisan ka sa una. Pagkat hawak ko ang baril sa harap nyo at nakapikit tumanghuna, kahit kanino mapunta, animoy manok at itlog. Hindi ko alam kung sino na una. Manok! Di niya rin ba alam sinong nauna? O kailangan ko pa magbato ng damit para meron? Yun yung signature ni Invictus na kung may sinabi siyang linya na wordplay tapos dudugtong niya yung kailangan ko pa bang magbato ng damit para lang may makakuha. Yan, yung makakuha ng wordplay at saka yung makakuha ng damit. Ginamit niya ulit dito. Bato ng damit para meron! Pwes throwback, paano nga ba magbara si Cripply nun? Paano? Mahina? Mga bara mo na parang yun lang ay bulong? Talagang bar after bar parang putang nakulong? Bawat round sumaapoy habang sa inyo ay fake. Dating ng round siya sa amin, parang usok ng vape. Kaso sa kamay ko, matagal ka nang nagungisan gago. Paano
kaya kung ang gitna sa Bicol ay Albay? No, ikay sigurado na puti kang tao! Bawat saglit at sandali! Gitna sa Bicol, Albay, no? Yung albino na anak araw, tsaka yung Albay yung lugar sa Bicol. Tapos naputikang tao. Nilaro niya yung naputikan na tao, tsaka yung naputi, putikan tao, puti kulay putikan tao. Yun nga yung anak araw, yung maputi, mga albino. Nagungisang gago! Paano kaya kung ang gitna sa Bicol ay Albay? No, ikay sigurado na putikang tao! Bawat saglit! Okay, sana yung mga wordplay nila dito. Magaganda pag hinimay. Kaso hindi siya parang... Hindi siya solid na punchline eh. Para sa mga kalaban nila. Kumbaga masyado silang nag-focus sa laro ng salita kaysa sa mga haymakers. Yun lang napansin ko sa approach ni Invictus at ni Lanzetta dito. Masyadong nakafocus dun sa mga wordplay. Matagal ka nang nagungisang gago! Paano kaya kung ang gitna sa Bicol ay Albay? No, ikay sigurado na puti kang tao! Bawat saglit at sandali sa paggapos ay tila tuloy lang malasilya elektrika madali kang natapos sa isang upuan. Pagka tayo magpalitan ka ng letra, kapagalingan, kailangan pa ba nagamitan ka ng pwersa? Masyado ka ng madalday, ngunit sinadya kong pagsabihan ka, pasensya, naghahanap lang ako ng karamay at ikaw ang nalapitan ng Lanzetta. Pagkat magkapatid na napatid, nabugbugsa sa pakaputa. Isa sa ilalim, sa lupsog sa balat ng lupa. Ngayon baon kayo sa lalim, at sa lalim ka na iwanan. Sa inyo ito'y kabaon. Sisig lang. Hingahan. Kaya sa may listahan ng natalo ko ay huwag ka. Sisid lang, walang hingahan, kabaong. Sisidlan, tsaka yung sisid lang. Tapos walang hingahan. Pag nasa loob ng kabaong, tsaka pag sumisid ka. Tsaka yung sisidlan na lalagyan. Siguro yung ganitong style, mas aakma to kung yung kalaban nila medyo seryoso din, na bars din yung dala. Tapos magpapatagisan sila ng bars. Pero dito kasi, mga komedyante yung kalaban nila, tapos kumbaga pag tinry nitong dalawang komedyante na to na magbara din, talo na agad sila sa pagiging well-rounded. Dahil di ko alam, wala pang jokes na ginagawa dito si Invictus tsaka si Lanzetta. Parang yun yung disadvantage nila dito sa pag ganitong style yung ginamit nila. Unang karamay at ikaw ang nalapitan ng Lanzetta! Pagkat magkapatid na napatid, nabugbugsa sa pakamputa! Isa sa ilalim, sa lupsog sa balat ng lupa! Ngayon baon kayo sa lalim, at sa lalim ka na iwanan! Sa inyo ito'y kabaong! Sisig lang! Hingahan! Kaya sa may listahan ng natalo ko ay huwag ka na tamaan! Sigurado namang pagkatapos nito ay wala ka na pangalan! Bakit sino ka ba? At sino ka ba? Isang puro talo! At hindi kilala! Natili kayong bago! Nagkamali kayo ng inamon, kami ang rookie ng taon, magiging legend after ahon! Delikado aming binaon! Kamatayan buhat ko! Hindi ako nang mamata ng bobo, pero kabubuhan lang pinamulat nyo! Hindi kami tumakbo! Ngunit mawawala, nag-iwan pa ng sulat to! At sa aming pag-alis, alam na namin sukat nyo! Time! Okay, yung round 2 nila, more or less yung approach katulad din ng round 1. Pero dito mas luminaw dahil may mga times na mas malapit si Invictus dun sa mic. Yung round 1 kasi medyo malayo siya, so hindi masyadong malinaw. Pero ganun pa rin yung ginawa nilang approach. Although tinry magpatawa ni Lanzetta dun sa opening rebuttals nila. So, hindi masyadong lumanding yung patawa. Pakinggan muna natin yung kay Cripply at Topher. Tingnan natin kung sino mas lamang dito sa round 2. Yo! Nagtapon pa ng t-shirt, pero yung banat makaluma. Baka gusto nyo magtapon din ako ng iPhone. Sino gustong makakuha? Joke lang. Lanzetta Bading! Manyakis ka. Di pag pinipuitan mo si Invictus, naka-high heels ka. At hindi daw ako kinala.
Alatadong po, sir. Hindi nila ako kakilala. Ako po pala si Topper. At putang inakala mo makakadagit ka? Huwag ka maghamon ng suntukan. Hindi ka makakalapit, ha? Itong mga bobo na, akala mo na ako sino, mga loko na kumukopya lamang ng estilo, malabrum-brum daw, putak nyo, kabilis, ako may brum-brum din sa inyo, pangwales, ales, tabi-tabi, pabago mapahama kasi, walis to sa aking mga kalap, mga labi ninyo, puta din na mahala, pagtapos kong lagutan, didiretso kayo sa dagat! Kaya malamang tong dalawang tanga hindi na makaahon. Kung makakalutang man kayo, bangkay nyo yun. Kaya sige, sabay sa alon. Mahinahon pa ako ngayon, pero mga gago dapat inyo hinahamon. Tung kasama ko marinero si Poseidon, habang ako yung alon na lumalamon. At nagtutunog robot daw siya sa harap ng fan. Oo, mabigat yun, pero nung aking inunawa, mali pala yung aking akala. Kasi ang pagsasalita sa harap ng fan ay gawaing pambata. Kaya kripog ganun, masyadong aggressive. Puro pambata lang ini-spit dito mga kalaban nating mga rappers. Talaga? Talaga? Pambata? Edi gawin natin silang Mario Brothers. Tuka. Kasi ganito style ni Luigi pag siya'y naging lirikal. Ganito naman style ni Super Mario pag siya ay naging metal. Ganito height ni Luigi pag madaming cherry pera na konsyo. Ganito naman height ni Super Mario pag di pa nakakakain ng mushroom. Kasi pandak ka, kaya dapat lumugar ka. Day one pa lang, uwi ka muna, bukas pa yung laban mo, Abra. Lance, oy, kaulayan, takang-hype ka. Lance, alam mo ba kung bakit di ka na lumaki? Kakabisyo mo ang aga mong namulat sa tuter. Isang beses nagpa-picture to kay Abra, ang saya ni Abra, nagmukha daw siyang six-footer. Ako aminado na sobrahan. Ito kinulang sa Jakol. Pero ganun pa man kahit niya daw si Pau. Sinong Pau? Yung Gasol. Kaya huwag ka ditong magmataas. Kasi 4 feet ka lang. Bubulihin ka namin ngayong baby Lance. Kaya dapat ikay mag 4 feet na lang. Pero Krip, kailangan pa daw nating laliman para itong dalawa ay mag-iba. Oo, sobrang lalim nyo nga. Di ko na kayo makita sa ibaba. Dahil dinadaan nyo lang naman sa sigaw para yung mga tao mapawaw sa mga linya nyo na abstract. Ba't ba kasi kayo sigaw ng sigaw? Siguro pa nagsusulat kayo na kakapsla. Feel na feel pa nila pag nagdi-deliver. Pero yung mga banat patapon, oo, nasusulat nyo nga puro may tandang padamdam. Pero di nyo naramdam na nasa isip na ng tao patanong. Kasi hindi naman mag-gets yung mga banat yung sablay. At naalala ko instrumento mo sa pagpatay. Siguro ng bata ka pa ay kikinulang sa gabay. Ngayon lagot ka, papagalitan ka na ni Itay. Game! Yeah! Papa, may kaaway ako doon na dalit. May kaaway ako doon na galit. Hoy anak, puro away dapat magpakabait. Hindi papa, bubugbugin ko na ito. Huwag sabi na, kailangan mong umewa-ewa sa gulo. Hoy, puta itong aking ama, nakakairita. Hoy, putang ina mo anak, tumahimik ka. Masyado kang papampam, ewa-ewa ko sa'yo. Hangeran, tunay na papampampalo ko sa'yo. Hoy, joke lang naman, aking ama, huwag ka namang ganyan. O sige, mamaya, punta tayo kay Duk Lil dyan. Ipapatuloy na kita para binata ka na be. Ayoko magpatuloy tay, bata pa ako eh. Sinimulan na nilang sumigaw, yung mga tao daw sa kanila ay natatameme. Pag kami ni Kripli bumitaw, ultimo nagmamanikin challenge na papasheshe! Kaya hindi kami takot kasi hindi kayo the best. Mga linya nyo, parang kulangot nyo lang, kayo lang nakakagets. Yeah. Okay, dito pinibreakdown na nila yung style ni Invictus sa kanilang Zeta. So, by this time, napapansin na ng mga judges yun na, yun nga, mahirap mag-gets. Lalo na, ginanap to sa San Juan Gym, Home 7, malaking venue, maraming tao. Kadalasan talaga yung mga namamayagpag sa ganitong venue, sa ganitong event, pag maramihan, dapat talaga madali kang maintindihan ng marami kasi pag maraming tao dyan, tapos wala nagre-react, hindi lang din pangit tingnan sa video, kumbaga pati rin sa kumpiyansa mo, parang mas bagay talaga yung mga seryoso na laban sa mga small room battles o sa mga mas maliliit na venue.
So dito, yun nga, na nabibreakdown na nila yung estilo na yun nga, kayo lang nakakagets, mahirap magets yung mga wordplay nyo, dinadadaan pa nila sa patawa yun, parang kulangot. Inya nyo, parang kulangot nyo lang, kayo lang nakakagets. Yeah. Kasi itong mga hayop na to nanimindak, kaya dinadaan nila sa growling. Aminadong readings nyo, hindi boring, kaso yung voice nyo annoying. Oo, nakakabingi sila. Pag sumisigaw pa, walang hupa. Dapat kalaban na itong mga rapper, eh yung mga MC'ng may luga. Pero sige, kayo na yung malakas tila, upgraded armas kapag lumaban. Kayo na si Magellang, malakas tila. Pero kami, tagapagtanggol ng aming bayan, kaya gamit puso at tapang, patay kayo ngayon sa inaakala nyong mahina. Tangina mo, Bimbi. Okay, yung round 2 ng Bicol Boys, Cripply Topher. Solid. Na ko-call out nila kung ano yung laman ng round 2 nila. Sakto yun yung ginagawa ni Invictus sa kanilang Seta, kaya malakas talaga yung dating sa mga tao. Tingin ko dikit yung round 2, pero bibigay ko pa rin yun kay Cripply tsaka kay Topher yung round 2 na yun. Talagang mas bagay dito sa pang-ahon yung dinala nila na material. So yun, Round 1, Cripply Topher. Round 2, Cripply Topher. Panorin natin yung round 3. Putang ina mo, anak! Gusto niyo ng flow? Mananahimik, mananatiling, pinakabagong, pinadabako, magpalitangan nyo, gagawin na abo, hanggang sa mawala talaga, pagkat magbanag katero, baka ito ay walang mga talego, pareho mag-aanlak ang babeto, manipwento itanong mo na nga sa kanya, nakakapagtakan na ngayon dalawa na barabandangan, nakakatangan na, nakakatawa ka, wala na mamayawa, sa kanya na matapaka sa baba, meron ka bang bars, meron ka? Sabay, sabay! Hanip na delivery yun, grabe, galing. Pwede itanong mo na nga sa kanya? Nakakapagtaka na ngayon dalawa na barabandangan, nakakatangan na, nakakatawa ka, wala na mamayawa, sa kanya na matapaka sa baba! Meron ka bang bars? Meron ka? Sabay, sabay! Nakakapagtaka na ngayon dalawa na barabandangan, nakakatangan na, nakakatawa ka, wala na mamayawa, sa kanya na matapaka sa baba! Meron ka bang bars? Meron ka bang multi? Meron ka bang style? Meron ka bang bilang? Meron ka bang name? Meron ka bang fame? Meron ka bang win? Meron ka wala, 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 wala! At sinambara nila yung sumpang binato na dati pa wala ng iba tong maipa to? Magsarado na ka ba? O nakahabon na ka ba? O nasarahan pa to? Unang tinayo, sugat din mo! Hukay pa to! Yung lalim na to! Yung natin ako! Hakbang, di ka ba dapat? Sige na pa, pa! Mga putang ina nyo! Galing ng rhyme scheme papunta dun sa putang ina nyo. Tapos, ano pa sila dun? Nag-triplets na flow. Pinapilantik nila yung delivery. Pinanggalingan nung kakaibang delivery niya kanina. Nag-switch up pa siya ng flow papunta dun. Galing. Sayang lang hindi nakatapat yung mic. Importante rin kasi pag ganito kalaki yung crowd eh, dapat conscious ka rin kung nasan yung mic para mas malinaw yung mga sinasabi mo eh. Kanina, nahahanap ni Invictus yung sweet spot nun. Yung kay Lanceta kasi medyo nasa gilid ng bibig niya yung mic eh. Hukay pa to! Yung lalim na to! Yung natin ako! Hakbang, di ka ba dapat? Sige na pa, pa! Mga putang ina nyo! Beatbox? Beatbox? Kasi bug-bug na patumba! Sa amin sub-sub ka! At saka patumba! Dami tuk-tuk niya! Kung saan papunta? Bang! Dug-dug! Sabagkat! Oo, di ba kayo to, pinakabobo? Solo, iba na tunong, di nakatodo! Akala mo, malakas na mga letra mo, ano? Ewe! Ewan ko sa'yo! Galing, pinagtunog beatbox. Sobrang inventive. Galing ng style na yun. Pero tatalunin pa rin kita. Ba't naman mauuta na idura ka sa lapag na parabang kaluluwa? Magtawag ka na ng lifeguard, nilalamon ka ng mga alon.
kagat-tagat ang apoy ang aming lalim, walang masasalba sa ahon! Aming sirkulo, gawing sirko to naging sirkulasyon! Oo, sa lalim di maabot na manok kahit libong taon! At traidor na kung traidor, kung sa tingin nyo ganun, basta wala ng bano sa gabo, siniko lang yun! Ngayon. Marami nang namatay ngayon. Huwag ka nang sumabay. Siksika na masyado ang bara. Kailangan na pumatay. Tayuan na ng libingan. At dali ka ng kandila. Dila? Puputulin namin pag sigaw nyo ay mahina. Dila? Ito na sa una ang putan at paulan na walang tila. Dila? Hindi na mapilang ang mga labi ng mga nakapila. Dila? Yung kanilang mga baabarawan na naman nagbuhan. Malayo. At tulad ng inasahang kaibigan, di ka na makapagtatago. Kami ang hayop sa galing, hindi ang ilustrado. Pinagsama kaming dalawa para ipaalala na kaya namin gawin ang di kayang gawin ng isang tao. Kaya bago, mukhang nabubulok na ata ang bago ngayon. Kami ay lumang sapatos sa bagong kahon. Akyatin nyo ang tuktok, suot ang bagong parong. Sabay-sabay na tumalon na parang bagong taon. Kasi kailangan pa ba sumali sa tournament para masabi na tunay? Pas kami ang mga alamat na di na kailangan pang sa buhay. Balik nyo na lang yung torna nito. Ayoko ng mga gantong abobo. Makikita nyo kami sa 2x2 naka de 4 sa trono. Pinigyan nyo kami ng 2x2? Ginawa namin bahay ng kalansay. Kayo ay patay kung iniisip nyo pa ay makabantay. Parang sinakulo, diba? Dalawang magnanakaw sa gilid na sa harap nyo na bigla. O Diyos ko, hindi nagkakamaling nabako sa gitna. Balik sa simula. Okay, yun ah. Paay, kayo paay makapantay doon sa wordplay, doon sa patay. Siyempre, pag sinabing pantay na yung paapatay ka na. Tapos, doon din sa crucifixion ni Jesus Christ, yung nakapako sa gitna, may dalawang magnanakaw sa tabi. Okay. Tuloy. Magnanakaw sa gilid na sa harap nyo na bigla! O Diyos ko, hindi nagkakamaling nabako sa gitna! Balik sa simula! Nataningan ka na ng isang taon! Humawak ka na ng mahigpit! Nagbistula! Nagtipsilim! Nagtitira ang araw nyo sa daigdig! Kaya kung meron ka ba, huwag na kayo magtaka! Inaalala ko lang ng malinawan! Na ngayong gabi! Ng Disyembre! Ang huling buwan ninyong masisilayan! Time! Okay, yung ender nila sa round 1, yun din yung ginawa nilang ender nila sa round 3. Tingin ko ito yung pinaka-solid na round ni Invictus sa kanilang Zeta dito sa laban na to. Ang galing ng ginawa nilang paglalaro ng flow, yung may beatbox, ang galing din nun. Yun, tingnan natin kung ano sagot ni Kripley tsaka ni Topher dito. Putang ina! Ang lupit mo! Ang lalim ng butas ng puwet mo. At tinalo daw ako ni Bimby. Putang ina, is that true? Nanalo ka lang sa akin kasi yung mga hurado nakasolvent. Oo nga, tinalo nila ako eh. Pero ang problema, kayo yung minumura sa comment. Masyado kayong papampam. Huling buwan na daw namin. Paalam. Sila'y sumisigaw para mapansin ang nakapaligid. Habang kami tahimik lang kaya di nyo alam na mapanganib. Sila'y sumisigaw upang takot nila'y mapagtakpan. Habang kami tahimik, nag-aabang para kayo ay masaktan. Kami tahimik na may palakol na papalapit na sa inyo. Kaya sila'y napasigaw at biglang napatakbo. At sila'y nahuli ng tahimik, kaya sa isip nila may sumagi. Na kaya sila sumisigaw, dila nila nilalagare. Ngayong nasa kwarto kayong tahimik, dito kayo manatili. At sila'y sumisigaw dahil minamartilyo yung daliri. Oo, kami yung tahimik dito at di masyadong matabel. Ngayong nalaman yung kaya sila sumisigaw, sila yung minamasaker. Kaya dapat sunugin na si Lance. At ilagay na sa kawali.
Baboy na kanyang itsura, baboy papag-uugali, baboy ka na hayop, tawag mag-feeling dito na hari to hugaw. Ito si baboy yun sa'yo, ang mangyayari gagamitin kong pangakay. Ay, syempre yan, seto mo. Yung bito ka mong alam, pakainin ko buo. Walang halong loko-loko, lahat to bro ay totoo. Iribat mo nga lahat, kung maniwala ko sa'yo. Kaya dito sa liga, ang baboy itsapwera. Di ka namin gusto, hindi kami si Lord de Vera. Pero teka, parang di nyo papansin at nakikita na nagbistulan chopping board si Lance kasi tinagtag namin ang linya. Pero kahit malamangan namin to sa pagtatanghal. Dito parang nagsiseryoso na nung banat si Cripply tsaka si Topher. Tinatry na lang mag reference, mag wordplay. Lord de Vera, pero teka, parang di nyo papansin at nakikita na nagbistulan chopping board si Lance kasi tinagtag namin ang linya. Pero kahit malamangan namin to sa pagtatanghal, baka sulat pa din nila pumasa yung mga hurado. Kung ganun lang din naman pala, di na sana to ginanap sa flip top, nag-graph type na lang tayo. Kasi sa pagkakalam ko, ang pagbabatil ay parang babae. Tandaan nyo, Invic at Lance, kung puro kayo sulat, di kayo makakascore, mas di pa din ng chicks yung performance. At ang flip top ay parang kono, ha? Kami dito yung mga ninjang napabilang at napasali. Pero di po kami malilibog. Pag sinabi kong kami dito yung mga Hokage. Tamang si Saya dito ang bida. Ito, walang bilang, mga ekstrang papansin. Kasi si Saya dito yung Naruto. Itong mga lukulukoy, replika lang ng Kagebunshin. Ay, Krip. Oh. Nag-double meaning tulong battle nyo. Nagpakamatay ka daw sa sinadyamong talunan. Kaya on 5 pa lang, tanginang yan. Nadinig ko na yung Kiromano. Tapos script, oh. Suntok niya pa daw tumatatak na parang logo ng uprising. Huwag mo nga kaming lukuhin. Alam namin na galing yung kisak maestro. Hinagaya pa si Sayad ng ilustrado. Tapos tingin mo sa sarili mo, ikaw ay di pang karaniwan. E yung nagaya mo si Apok. Pag wala siyang battle, sa dami mong MC'ng kinukuhaan. Kaya ano, ikay nabunyag na dito, balasubas, tila mo yung mukha. Niwan tamad kasi nakitaan ko ng butas. Teka, may MC na naman ba akong dinamay? Tingin nyo ba sa akin talangka? Mga tanga, ganyan lang talaga. Kapag sumasabog ang mayon, madaming tao masasalanta. Kaya kamusta yung girlfriend mo na donut? Kala mo ang ganda niya, ulul kamukha niya si Atlas pag nalubat. Pero Invictus, balita ko ang sweet mo daw sa girlfriend mo. Pero nakakaputang ina, kung di ka ba namang gagot tanga, alam mo naman na walang suso si Abby, tapos ngayong Pasko ireregalo mo, bra. Puta Patrick, makonsensya ka. Ang laking insulto nun sa pagkababae niya. Kaya gusto mong susubars na technical? Pwes ito na yung tama na tsempo. Pag gumawa ko ng storya tungkol sa dibdib ng siyota mo, ayun, may plot na sa kwento. At ito naman si Lance, walang girlfriend. O diba nakakayamot? Ang problema sa'yo, bobo lahat ng nililigawan mo, kaya hindi ka masagot. Graduate daw ng kolehiyo. Bars nila na pinanday. Bars nila? Nakagraduate? Kaya pala kahit kanino pwedeng umapply. Kasi generic na masyado. Pambobo. Halatados. Bobo. Payo sa haters ni Robredo. At kami Bombay na nandito. Nasa panalo, maniningil. Kaya pag tinagalan nyo ang bayad, siguradong may makikipil. Tangina mo ulit, Bimbi. Okay, yung round 3 ni Cripply tsaka ni Topher. Gaya na sinabi ko kanina, tinayon na nilang magseryoso dito. First half nung round nila, yung approach nila seryoso, may mga bars, tinayon nilang mag-reference, pero may tumatak pa rin na joke, yung di ka sinasagot ng mga nililigawan mo kasi puro bobo yung nililigawan mo. Okay yun. Although medyo bitin yung closer, mas... Tingin ko itong third round, mas malupit yung round ni Invictus siya ni Lanceta. So, bibigay ko yung round 3 kay Invictus siya kay Lanceta. Yun, round 1, round 2, Cripply Topher. Round 3, Invictus Lanceta. Okay itong style clash na to. Sayang lang hindi naibalanse ni Invictus siya ni Lanceta yung atake nila. Medyo... seryoso masyado yung round 1 tsaka round 2. Dapat kinonsider nila yon, knowing na yung kalaban nila yung mga komedyante. Dapat kahit papano sinabayan nila yon para nag-cancel out at lumutang yung mga bara nila. So yun, tingnan natin yung boto ng mga judges dito. Flip top round 7. Cripply Topher vs Invictus at Lanceta. Bagaya is pambes para sa kanilang grabe yung laban na yun. Mas grabe pa yan sa video, sigurado ako. Ang boto ng hurado, 5-0.
para sa Team Bicol. Yun, gaya ng sinabi ko, yung dinalang material ni Kripli tsaka ni Topher mas bagay talaga sa big stage tulad nito Kahon 7. Shout out sa mga rappers sa Bicol, shout out sa lahat ng rappers sa Gapo. Pagpatuloy nyo lang yan. Shoutouts dito sa dalawang, sa apat na to. Invictus Lanceta, Kripli Topher. Sana na-enjoy nyo yung episode natin ng Break It Down ngayon. Abangan pa yung mga susunod na uploads. Peace! I'm out.